execration yung kanilang diskarte. Yeah, diskarte pa rin. Gana rin naman kasi magkakaroon ng XP pa rin eh. Mm-hmm. With the love. Big game potential. So, ang maganda nga lang sa next. Here we go! Bago tayo magsimula, guys, we just want to remind you that MPL is under the supervision and regulation of the Games and Amusement Board. Unang yugto ng laban nitong dalawang teams na to sa kanilang bracket. Sino kaya makakuha ng puntos? Kaibigan Wolf, nag-gacha ni Anagad. Ayan na nga mga Love Waves. Eto, mula dito kay Etomax. Eto na natin masabi nating best picture ng ating meta game. At least yung most effective ones na ginagamit ng hindi lang naman sa Pilipinas, pati na rin sa buong Southeast Asia. It's Rafaela versus Angela. Sino yeah. ang mas malupit pang nice baby? Sino ang malupit na nice baby? Eh, no? Alos parehas kasi ng kit na binibigay, kaibigan Wolf. Eh. Ang kalamangan lang dito ng... Angela, yung global presence. Oo. Pero kasi kung iisipin mo, bumibilis din kasi kayo with the Rafaela eh. So may part na maganda din yung travel time nyo. Maganda rin yung magiging rotation mo. Lalo na kung mabagal yung jungler mo. Maganda pang rundown ang lineup ng NXP. Kung ka, na kung titignan mo, yung kanilang pang zone out, which is the backshot. Tapos meron ka pang Chang'e. So talagang hirap po mesto if you're execration. Then meron kang taga-heal and taga-kuha ng objective, which is the carry, which by the way, malakas siya sa turtle yeah. and sa lord. At saka kayang-kayang i-take down nitong carry ni H2O, yung magiging tankiness dito ni Chaknu. Mm-hmm. At saka of course, pati yung Alice, may part na kaya niyang abulin. Lalo na kapag maganda yung procs niyo dito. So still, even ball game tayo dito, Wolf, magkakatalo lang dito sa rotation dahil mauuna dito sa bottom lane. Makakuha ng unting gold si H2O laban dito, of course, kay kaibigang KLBJ na Lancelot. So mapapansin ninyo, it's Etomax playing the Angela, played sa mid lane. Tapos si Chaknu naman playing the Cho, which means na ito yung comfort talaga din ng execution. Oo. Parang hindi lahat ng teams, even in Indonesia, will put their Angela sa sa support or sa mid lane role, kumbaga. Support siya, oo, pero hindi siya nilalagay usually sa mid lane. Yeah. Usually tank talaga yung tank player ninyo. Usually iba yung mini-mid dyan, eh, no? May mga times na Kagura, yes. di ba, na iba yung nag-clear out. Pero I think mas gusto nila yung Action Jackson dito. Sucky. Yung setup capability ni Chaknu, I think, ang hinahanap dito ng side pa rin ng execution. Eh. Lalo na't binigyan dyan ng Joe. Meanwhile, pulado dito si James. James will just flicker away. 3K ang buhay dito ng turtle. Here you go. Angela ultimate, papasok ngayon. Nice turtle para dito sa side ng Exe, at sila ang nauna. At ayun yung sinasabi natin dito, Wolf. The capability of execration doon sa mga ganong engagement. Ito, Max, with the nice ultimate dito, Wolf. Yeah, very good understanding mula sa execration. Kasi ang ginawa ng NXP, sila yung unang nagbato ng kanilang mga skills. And execration, sabi nila, okay, sige, napalow nila si Chaknu, okay. Meron pa tayong ibang mga heroes at nag-spend na ng ultimates ang NXP. Sobrang crucial ng pag-conserve mo ng ultimates mo sa pinakaunang turtle. Kasi sakto yun eh, 2 minutes 30 or 2 minutes to 2 minutes 30 dapat, ultimate timing yung mga yun eh. Yeah, dapat mga 4 na kayo dyan eh, no? Yeah. And again, this is a 1-1 para dito sa top lane ng side ng NXP. So talagang magkakaroon pa ng onting oras si Rene J para sumali dito sa gera. Meanwhile, masyado na palalim dito si Etomax. Etomax namumula ngayon, pero nako, numunormal si Yawi dito. Pero isa lang siyang dihamak na Rafaela as execution will survive and will probably get more gold dito sa baba, Wolf. At makikita natin mula sa side ng execution yung kanilang understanding ng strength ng heroes nila. Correct! Kanina doon sa series number 2, Midnight actually mentioned about yung combo nung Lancelot and yung Thorn Drones into Retribution. At syempre, inistam mo na yan eh. Kasi the carry, wala siyang burst talaga like Correct. That. So yung Retribution niya, although technically pwede silang sabay ng damage kasi same level sila, but KLBJ with Lancelot, mas malakas talaga yung last hit potential niya. Di hamak na pwedeng mauna dyan si KLBJ. Solo kill para kay Renny J. KLBJ, papasok pa dito yung fake heart guard na meron ang si Etomax. And then, kay KLBJ nga pala siya dito dahil nandito siya sa bandang bottom side. Gusto ko yung sinabi mong fake heart guard eh. Fake no? heart guard? Akala ko mag-heart guard na kanina eh. Yeah, that happens if you know the hero. Sana naman si Etomax. Mm. Doesn't matter kung ang typical na holder ay tank. Pero kung mastery mo naman, ganun eh.
mayari kaso na jinx yata natin. Na jinx natin, no? Data masyado naging malapit dito si Itomax. Again, Wolf, gusto ko lang sabihin dito yung burst capability ng side ng NXP. Remember, nasa kanila din si Exort. Exort, nag-e-excel siya dito doon sa mga mage heroes na matataas ang range. That's at isa dyan ang isang Chang. Oh, ilang beses na nakita natin yan kay Exort. And with that, look at that. Napitas niya si Itomax. Still nakuha dito ng XA yung Lord. But then again, ang mission dito para sa akin ng NXP, patanggalin lang muna yung laro eh. What we can see mula sa Rafaela na kind of drops, eh, kailangan mo talaga ma-secure yung turtles and yung turrets and yung Lord. Yun yung pinaka-important for you to win a Rafaela draft. Kanina nakita natin doon sa laban ng Onyx versus Work game number 2, nag-Lancelot din sila laban sa isang Rafaela draft. Tapos nauuna lagi sa Turtles yung Lancelot. Yeah. Kasi nga naman mas malakas yung last hit potential niya. Mas mabilis talaga Wolf because of the Tornadoes. Pero napakagandang hard guard buhay pa si Kelra dito. Mukhang hindi na dahil ma-burst down siya dito ni H2O. Sabay may unting thumbs up sticker din kay Bigang Wolf. So may kahit paano nakuha ng 2 libreng kills dito ang side ng NXP. Yep. Habang tuloy-tuloy pa rin si Itomax dito sa kanyang pagpupok. And yes, Wolf, nabanggit mo nga mas mabilis ang Lancelot, pero tignan mo naman, maganda yung nagiging depensa ng NXP kahit paano. And so far what we can see coming out from NXP, kailangan nila din makakuha ng tamang timings on their marksman. Like for example, si H2O, masakit din naman talaga damage ng carry, yun lang talaga, hindi burst in a way. Yeah, kailangan niya pa maahanap ng magandang pwesto dito. Speaking of pwesto, ito na ba ang pwesto? Dahil yung purple ang inuuna pa rin ni H2O. Renjo, nangangalati ang buhay dito. Second skill para di first skill, I mean, para kay Exort. As NXP will just give H2O the purple na gusto sanang kunin ng Execration kanina. You were talking about how important yung ambag ni Exort dun sa positional mages na meron kang AoE damage. Oo. Kito mo yung pwesto nun. Sobrang ganda. Na-cover niya talaga yung part ng jungle ng NXP para palabasin yung Execration. Kasi pag bumaba dun yung Execration, lalong-lalo na 6 minutes in pa lang, masasaktan talaga sila mula dun sa ating mid lane na jungle. Gusto ko lang din ibang get Wolf dito na Ice Queen Wand na si Exort so, dito. So mas madaling madla-land dito ng side ng NXP yung mga skills nila if ever na tumama ngayon yung Meteor Shower. And remember, ilang beses natin na nakita sa mga nakaraang season, kapag nag-Zaman Force itong Harit, libreng target para doon sa Meteor Shower ng isang Chango. Exactly, parang nakalapag eh. No? Oh, kaya din naman, there are teams that think that Chango is an answer. Kung hindi naman counter talaga, sagot yan sa isang Harit. Yeah, tignan natin dito as the turtle is now falling at 8k. Pasok ang hard guard dito. James, magagamit siya ng ultimate dito. Sipa para dito kay H2O. Namumula na ngayon si Chaknu, kumatakbo. Pero nako, tinamaan siya dito ng shuriken. Pero nako, yet up ata si na H2O. 20 seconds in. Habang si KelBJ, ay, grabe, gusto rin tumusok eh. Ni Kel eh. Oo, hindi pa tapos. Again, Wolf, nabanggit mo yung hard guard capability dito. Meanwhile, ito Max. At saka of course si Kelra, nandito sa loob. Nilabas ang Zaman Force. Pare, wala kaming pake. Kahit may wave clear ka, Execration will take down heroes sa side ng NXP. Okay, so wonderful to take note na yun yung magandang management ng isang tank. Ito yung mga times na sasabihin mo na tama na okay lang mamatay si Chak noon moment na yun. Kasi dalaway na nahuli niya sa likuran. Saktong-sakto sa timing na Loy Turtle para ma-retreat ni Lancelot. At nako, speaking of Chak noon, may nakuha pa siya dito na pangalawang aliyup pare. And Yahweh will pay for the price. Execration. This is looking bad na ngayon para sa NXP Wolf dahil unti-unti nang lumalamang ang side ng XE. 25k to 19k. Man, yung Execration, nung nakabanding natin sila, Manjin, tinatawag nila si Chakno na unique name niya parang ano eh. Medyo masakit sa tenga pero bona. Which, you know, parang pag naglalaro na siya, totally different. Exactly, kapaligtad. Kumbaga nag-iiba siya ng anyo eh. Nag-iiba na anyo when he's playing as Chakno. Sobrang lupit nung kanyang performance. Did you see that? Aliyup nga. And then, ibalik natin dun sa turtle fight. Kung hindi niya nahuling dalawa sa likod, mas mahirap yung Execration mag-take ng turtle. Oo. Namatay siya dun sa turtle fight. Pero nahuli niya yung dalawa, nakakuha ng turtle yung Execration dahil sa space out niya. Tapos nakakuha pa ng rundown yung Execration with the Angela Lancelot. Kumbaga nagkakaroon siya dito ng kakaibang mentality, pare. The Chak Mamba mentality. Chak Mamba mentality. Chak Mamba mentality. Kumbaga para siya si Bruce Banner eh. Nagiging tawag siya pagdating sa laro eh. Nakakuha siya dito ng magandang set. But still, hindi pa rin natin pwedeng baliwalain yung capability ng NXP dito in the late game kay Bigang Wolf. Kasi again, their defense is great with this Chang'e pick na nakita natin na wala bigla si Itomax. Mm-hmm.
We can see now Execration leading by 6,000 gold. Ito ang naging resulta ng kanilang pagkuha ng apat na tore. Mm-hmm. And would imagine, NXP, meron silang Rafaela plus the carry kind of draft na alam natin dapat mag-focus ka sa pag-take ng objectives. Good job on Execration on banning out both Granger and Bruno. Binan po nila sa second phase yun. Kayang NXP ang awkward tuloy ng kanilang lineup. Double marksman with the Rafa, dapat nag-work yan. Pero kung carry plus 1-1, dun eh parang question marks mo eh. Oo nga eh. Kasi kung iisipin mo yung Granger at Bruno, umpisa pa lang, balagbag na yun eh. Balagbag meron kang dead zone ata on the Bruno. Yes, ang taas ng range. And yung Granger, yung Granger pala, dead zone ata. Mm-hmm. Tapos yung Bruno, yung crits nun, damang-dama mo kagad at early game. That's right. Diba, Wolf? Meanwhile, yung carry kasi, kailangan mo pa nung 4 stacks para maramdaman mo yung damage output. So to the point kasi, natatakasan yun ng side ng X eh. And fun fact, Wolf, kapag nag-change target yung carry, yung stacks ng isa, mag-iiba. So, kailangan mo talaga mag-focus fire. Oo. Which is difficult for Execration, lalong-lalo na kasi malikot yung lineup nila. All of their heroes ay mga heroes na pwedeng pumunta sa likuran. Kahit nga yung Harith eh, arguable, pwedeng pumunta sa likuran. Which complements as well si Etomax na nakakuha ng Angela ngayon. At yung Execration, keyword of the day, rundown ang gusto nilang gawin. Rundown showdown, kaibigang Wolf, dahil si Renjo din as this Alice is doing pretty well dito sa bottom lane. And ngayon, sinabayan nila yung Lord doon sa top lane. Ito na ba ang depensa na kailangan ng NXP? Saan nila ilalabas itong meteor shower dito sa may bandang Lord? Pero grabe pare! Basan dito ang Tore, ang ganda ng Zaman for sinabayan! Sabay-sabay tayo, sabi dito ng Execration. Kahit umuulan, sumasayaw dito at KLBJ now. Pasok si KLBJ dito, tumusok to Mordrose as James is falling low. Habang si Renjo ngayon makapag-flicker out, ayun yung mga shurikens dito the ni heal? H2O. Pero Kelra with, of course, the counter go. Pasok ng Zaman Force dito, sabay mega kill. Huma Harlem pare, tumitiktok sa loob ng Zaman Force. Dalawang nawala ngayon sa side ng NXP as Execration will discipline themselves. Kuha na muna lahat ng mga towers at nako, pwede na ata mag-back. Pero lalaban pa ba? Mukhang lalaban pa rin na ako! Jack Mamba! Jack no! With the 4-man knock-up to finish off the job, Execration taking game number 1. The Jack Mamba came out to play today. Yan ang ating nakita. I mean, overall, I think yung confidence coming out from the double K connection, Kelra and KelVJ, maganda dahil itong cloud natin ng Zask. So it is back siya ni Jack, no? Okay, so yun yung seta niya. Renjo on. Mga traps eh. Meron silang traps ni Selena. Meron silang mga... May mga taga-scout eh. Oo, may scout, may scouters eh. May mga boy scouts. So, may mga scouts. Ang mahirap kasi dito, kaibigang Wolf, kung ikaw ang NXP, kailangan yung early game mo pa lang, gera na kayo ng, kumbaga, ma-utilize yung mga ultimate nyo. Kasi, again, it's going to be hard to position yourself. Lalo na Claude ka eh. Kumbaga, pwede ka matrap, pwede ka ma-stun. Ang good thing lang, siguro, kung Claude dito ni Renny J sa side ng NXP, yung mga new pets kasi dito ni kaibigang Zas, pwede niyang gamitin pang Art of Deepery. Yeah. So goods pa din. Ang problema lang yung positioning talaga. Kailangan maganda kung ikaw ang NXP. Oh, interestingly, si Kenra ay nag-EXP lane. Oo. Tapos gold lane para kay Renjo on this Paquito. At ngayon, ito na, ito yung ano, Dalaw, the Dalaw Jutsu. Dalaw Nation. Kung saan yung marksman mo, kung tingin mo ay mahihirapan siya sa first two levels, lalo na lang kay Claude, diba? Ang kailangan mo lang gawin ay hintay magka-level 2 si Claude, tapos pwede mo nang iwan yan kasi meron na siyang BMI. Tsaka mahirap dito ang kalaban ni Renny J, si Pacquiao. Sa bagay. Medyo tagilid eh. Lugi na lang. Kumbaga ang Paquito right now, probably one of the strongest side lanes na hindi mo mabasa, akala mo, mapapatay mo na. Pero kapag biglang nabuo niya yung stock, biglang magulat ka, buhay pa siya. At ikaw pa yung mababurst. So yeah, I think fully aware si Renny J and Yawi Dan. And here we go, yung unang pasok dito ni James. First blood para kay Kelra, pero James will pay for the price. At yun yung bago ngayon sa ML, no? Kung dati, apat na hits yung Tore bago ka mawala. Ngayon, tatlo na lang, yatap ka na. So, kailangan, aware ka din doon, Beligang Wolf. Halos, sabihin na natin halos doble yung in-increase ng damage output. So, imagine this, 40% dati, tapos parang 75% na ngayon yung next hit, which is very strong. So, hindi ka talaga pwede mag-tower dive. Plus, the fact na mas kumukunat yung mga heroes under turrets na may energy shield pa. So, kumbaga kung meron pa nakitang shields doon sa Tore at doon ka nagtago, meron ka plus armor
ng kaunti. Yeah. Ngayon nga lang, dito sa Benedetta, alam natin malakas siya pang pang burst damage, yung mga burst physical damage siya. So, James taking full advantage of the weakness of the Zask. Kaya kailangan pa ni Zask dito, kailangan pa ni Kelra dito ng kanyang ultimate para kahit papano makapag-dodge balls. Meanwhile, James coming in, tatamaan siya dito ng pana at leaping turtle para dito kay Roger Tol, H2O. Maganda nagiging rotation dito ng NXP, na protektahan si Renegade sa baba, and nako, binigay na kayawi yung mga Action Jackson type ng hero, kaya Wolf. And I can see for NXP yung konting notch nila para kay Renegade. Parang okay na eh. This level 5 as of this moment, dahil doon sa tulong ni Yawi sa una, si H2O, hindi na niya kailangan ng tulong kasi isa siyang Roger, so napakadali mag-jungle on his side. And overall, NXP, lalong-lalo na yung kill ni James doon sa may top lane, this allows them to have a very good early game ngayon. Yeah. Sa unang 3 minutes sa ating laban, lamang sila ng 1,000 halos. Napakalaki nito. Knowing na nakakuha sila dito ng libreng turtle, tapos libreng Lito Wanderer, kaya na ngayon sumugod dito ng Joed, pero papasok muna dito si KLBJ. KLBJ, makakuha ba siya ng isang kill dito? May tusok na pagganap. 1-1 ang mangyayaring exchange. Meanwhile, Renjo is also here. H2O, papasok lang ng kanyang wolf pounce dito, pero mukhang magbaback na din. 1-2 in favor of Execration. Wow. Okay, so that is actually a great equalizer coming out from Execration. Nakikita natin lamang na ngayon ng 100 gold si Ling over the Roger. This is because of the 2 kills na nakuha ni KLBJ. Tapos si H2O ay isa lang. Uh-huh. And nagbantay na rin talaga yung gold. But NXP, in just a snap, ay nakakuha na ng konting lamang din. Especially because Renegade is farming so well. Pwede tayo makapag-expect ng 4-minute na Demon Hunter Sword mula doon kay Renegade. Yeah, napakabilis nito. Especially up against a back siya na kayang-kaya ma-burn. So medyo free-reigning si Renegade dito sa kanyang Claude. Meanwhile, Wolf James dito sa side ng NXP trying his best to rotate, na naiiwan ngayon si Kelra sa top lane. Mukhang stay lane lang. Ito ang I think kailangan i-utilize ng NXP. Kasi ang Zas, hindi siya yung type ng hero na bibisita eh. Yeah. Kailangan siya yung binibisita. Oo, kailangan siya yung binibaby. Tama. Oo. Well, kaya naman din si James ay may freedom pa para pumunta sa mid lane. Kasi Benedetta, alam natin, may sword intent. Oo. Which allows na madali siyang pumunta sa one-on-one part na mapa. And now, NXP, will they actually concede this turtle? Alam nila ngayon na nasa taas pa si James. Kalahati na ang buhay ng turtle ngayon. Tatama ang pana dito. Pero napakagandang ejector mula kay Yawi. Chunk mapulado ngayon. 3K ang buhay ng turtle. Ooh. Nice knock up para dito, of course, kay Renjo. Meanwhile, kukuha ngayon ni KLBJ yung turtle. Kailangan tumakbo ng side ng NXP. Dahil papasok dito, of course, si KLBJ. Nice ejector muli para kay Yawi. Double kill para kay James dito. Ang daming nangyari sa laban. Pero lamang dito ang NXP pagdating sa exchange. Pero nakuha ng Execration ang turtle. An eye for an eye, Mr. Wolf. Ang ganda na sa ang ganda ng setup honestly coming out from Renzio. NXP mataas na talaga yung damage output nila. Katulad ng nakita natin coming out from Execration, yung kanilang lineup ay hindi pa ganun kalakas, especially if Kelra was taken out first. Yung napaka-crucial doon coming out from NXP is the fact na nahuli nila agad si Zask, na alam natin ay mataas yung damage output at may kaunting survivability dahil sa kanyang ultimate na pwede siyang sumani doon sa ulti niya. Pero pag na-burst talaga siya, doon siya mayayari. Speaking of burst, yun lang ang gaganda ng mga ejector dito ni Yawi onto Renjo. Pangalawang beses na yan, Yawi, doon sa kanyang mga bush ejectors. This is a classic Joed play na ginagawa ngayon ni Yawi para sa side ng NXP, kaibigang Wolf. Ooh, ito naman, yung alley-oop. Yun lang. Oo, alley-oop. Sabi dito ni Chakno, ako din marunong, pero pasalamat ka, walang stun ng masyado. I mean, walang damage. Walang setup and damage dito ang back siya. Well, meron siyang stun. Yeah. Well, next Execration, okay na naman sa kanila yung mga ganito since they're waiting for the items on the link. I think nakikita sila ng perfect timing. The next turtle is gonna be of great importance para sa parehas ng teams natin dahil doon na magkaroon ng bakbakan. Yeah. Parehas magiging level 10 yung dalawa nating mga cores. Oof. And another one. Iba talaga. Iba talaga, men. Kanina kasi hindi magawa ni Yawi yun eh. Yung mga ganong move sa Angela, ay sa Rafaela eh. Ngayon nagagawa niya yung mga ano eh, yung mga ambush technique. Pangatlong beses na in this game na nahuhuli dito ang side ng Execration doon sa mga ejectors ni Yawi. Yep, you can see now the turtle respawning. May wala nang minus kasi medyo na-tweak yung death timers natin na pag sa late game na talaga sobrang tagal niya, but in the early stages
Kaya pa eh. Kaya pa eh. Natitiis pa. Ngayon, talaga mapapatik to kapag nag-death timer ka sa late game. Kayang-kaya. Meanwhile, James dito making plays in the bottom side. Bibait niya dito si Kyo PJ. Kuha pa siya dito ng final blow. Alam ngayon ng NXP na nasa baba yung may retribution sa side ng Execration. Mukhang libreng turtle to para sa kanila. Igi-give up lang to ng side ng Exe. Pero maki-counter go si Chango dito. Brilliance out dito si Exord. Meanwhile, nandito na si Yowie and Renny J connection. Pero pasok ngayon si James doon sa bandang gilid. Iatap si Ito Max. Pasok ng Wolf Pounce ngayon si H2O as NXP will take a turtle and will take a life. 12 seconds dead timer para dito kay Ito Max. Makikita na natin yung strength ng ating Claude Pick. Coming out from Renny J. DHS plus Golden Stuff. Aga! 7 minutes 40 seconds. Sobrang bilis. Naka-average din kasi naman yung Claude, and this is the right timing. Pero kasi 2-0 and 4. So 6 out of 8 nandun siya sa Makins na yun. Totoo ka dyan, Wolf. Pinabanggit mo kanina dito na ang way dito ng NXP to get this game is to do pick-offs. At ilang beses na natin nakikita yon. Renny J with 2-0-5. And tignan mo rin yung scoreline ni Yowie dito. 7 assists. Oo. The playmaker ngayon sa side ng NXP. Yes, and we can see na yung mga solo pickups lang coming out from James. Yun yung part na hindi kasama dun sa control. But technically speaking, Yowie, pati na rin si Renny J, nandun sila sa halos lahat ng laban. Including H2O as well. Oo. With 2-1-5 scoreline. So, every single hero or player coming out from NXT ay nag-contribute. Lahat may ambag. Lahat talaga may ambag, pare. Meanwhile, KLBJ, papasok ng Blink Force dito. The arrow will miss. Yowie, magpapump dito ng kanyang ejector. Tatama dito, nako, sa Neopets. Nako, napamali ata. Pero ang gandang brilliance mula kay Exord. Chango, tatama dito. Of course, ang Unstoppable Force. Meanwhile, yatap na rin si Kelra. Ooh, oh no, this is looking bad. Para side ng Execration, H2O. Nako, nangangamoy. Nangangamoy kill. Sabay ultimate dito para kay KLBJ as NXP will still be alive. Execration, tatlong nawala sa kanila. Wolf. Yep. NXP with good survivability coming out from Exhort. Na bait out yung commitment coming out from Execration. And guess what? 9 minutes pa lang. So talagang maganda, taktong-saktong timing ito into the Lord. Napaka-aga. NXP, nahirapan silang mapatay ng Execration. Kumbaga, parang si Ginoong Valdez nag-email talaga kay Bigang Wolf eh. Unti-unti naman natin nakikita ang Game 3. Tatama dito ang trap ni Ito Max. Sabay Blazing Duet dito para kay Renny J. As si James, again, in the side lanes, in the sidelines. Uy! H2? Uy, pero maasim to ng onte ha, H2. Coming in, merong trap na makukuha dito. Tatamaan si James, meron na dodge na eye for an eye, alam niya eh. Oo. He knows, and NXP, hindi pa sila namamatayan ng kanilang mga cores in the last few minutes. Oh. Yowie might have died, pero ang ganda din ng kanyang ejector play. Really salvaging the fight. Now, NXP, meron silang dalawang cores na online. Meaning to say, yung kanilang Roger ay online, pati na rin si Renny J. Actually, kahit nga yung Benedetta, maganda na yung farm dito. Overall, NXP are winning the map. There you go. Another initiation mula kay Yowie dito. Kumbaga kasi si Yowie, kung pwede mo kasing ihalin tulad to sa pagti-TikTok nila, pare. Si Yowie kasi yung pasimuno niyan eh. Pag si Yowie, umamba na ng wow, susunod na dyan sa likod niya, si Renny J. Chain reaction na yun eh. Chain reaction na. Tsaka dito si H2O. Gigetti na yung dalawang yun. Ganun yung nangyari ngayon with this Johead pick na, I think, ilang beses na ka-pick off. Tatlong pick off para kay Johead, and I think dalawang pick off para dito kay James. Yep. At dahil doon, pupunta tayo sa sinasabi mo na nagkaroon ng farm ang NXP. Ngayon, Execration, anong win condition sila dito, Wolf? Napakahirap bigla. It's gonna be difficult kasi yung kanilang Zask ay hindi na ganun ka-effective. In fact, yung damage output ng NXP ngayon, lalong-lalo na dahil lamang sila ng 11k, kaya nilang patumbahin agad yung Nightmare Spawn, even yung ultimate coming out from the Zask. Tapos si Ling, mau-awkward siya ngayon kahit sabihin na natin hindi ganun ka-hard CC yung mga nandun sa NXP. Oo. Takot pa rin yan kasi isang ejector play lang, kaya siyang i-burst down. Definitely. This is also because of the items na nakuha ng NXP. And NXP are so feeling the map. There you go. Ibibigay dito ng Execration yung bottom side. NXP is owning. Ngayon, tumawag kasi si Ginoong. Time, kumbaga, huling laban ng unang araw. Unang araw, tagal natin nag-break. Okay. Tapos i-tutu-sorry nyo lang eh. Parang ganun eh. Sabi ng ejector. NXP, syempre hindi kami papayag. Sabi ng NXP, alam naman namin.
kumbaga isusulat to eh. Kung nasa ano tayo, nasa storya ng lahat. Hindi pwedeng 2-0 ang XA versus NXP. Down in the place. Pasok dito ng Unstoppable Force. Meanwhile, X-Sword. Pasok na ko eh. X-Sword. Pag-isalo dito, pero may brilliant siya. And dalawa na mawawala sa side ng Execration. At pwede na ata sabihin, Wolf, here we go. This is vintage NXP. Na kung alam nilang lamang sila, tatapusin nila yung laban ng agad-agad. Hindi pwedeng 2 games lang. Because we're going all the way. NXP will extend the series 1-1. At anong sinabi natin, Majin? Roger talaga, tol. Roger talaga, tol. Roger, tol. Oods. Eudora. Magandang pang anti-Roger at ayun na. Roger wins games. Roger. Sabi ni... Mas komportable ang next play sa heroes nila. Yes. Parang ang Execration. Early game talaga. Coming out from the side of Execration. Execration eh. Far sa pick, I like it a lot. Kasi kung papansinin mo yung mga heroes ng Execration, gusto nilang lumaban sa mid game. But in a way, eh, pwede sila ma-burst down din. Oh. Fighting pride ang nakataya, mga kaibigan. Game 3. Ihandaan nyo na lahat ng clips. Ihandaan nyo na lahat ng comments. Lahat ng recorder. Lahat ng ika-copy-paste nyo. Lahat ng ika-copy-paste. Lahat ng mga tabloid page. Ayan na si Kelra. Action J agad si Kelra. Tube. YouTube is calling. Kaligang Wolf. 30 seconds pa lang kayo, Majin. Mainit agad ang laban. Si Etomax taking full advantage. And what a joke as well. Grabe. Uy, grabe si Jack. No, nakikipag-1v1 with ano. Yawi, tumatak po si Yawi sa ano. Yung ano, no? Right, ano, taga-normal na Rafaela. Oh. Rafaelang naman-normal. Rafaelang naman-normal si Chakno dito. Parang ito na yung bagong rivalry, Kuya Wolf. Eh. Kumbaga, Yawi versus Chakno eh. Ay, oo. Kumbaga, ito kasi yung pareha setter type ng ano eh, ng player. At saka kung isipin mo, pareha sila nagtitiktok eh. Parehas pa silang heartthrob. Oo. Kaibigan Wolf, so talagang bagong rivalry. The rivalry is born. Mga kaibigan, Yawi versus Chakno. Oh, ay, ayun lang. Yun lang, Roger Tol. Ang sakit. Roger Tol talaga. Sakit Roger na. Talaga, Tol. Roger talaga, Tol. Ibang klase, we can see na yung magiging squishy ng mga members ng Execration can go hand in hand. Eh. Pwede silang makakontra sa Roger kasi may burst potential sila. But at the same time, kapag nagkamali sila, kunwari nauna si Yawi sa initiation, taas ng damage output ng NXP in a span of seconds. Sobrang bilis ng burst ng pare sa teams dito. Oo. Which kind of makes me think na bawal talaga madapa sa dalawang team na to. Bawal talaga. Kung iisipin mo kung ikaw ang Execration dito, win condition mo dito, wag magpahuli. Oo. Bawal kasi yung lineup nyo, pass phase talaga dapat. And kung iisipin, may punch dito. So, kailangan pa rin maging careful ng side ng NXP. And syempre, may right click nga sila dito. may numanormal. Numanormal na Rafaela. Rafaela pang normal. Kasi Kelra taking advantage. By the way, Lunox is a side lane dito para sa NXP na nakita din natin it's very good when it comes to dealing the damage. Pwede gumawa ng Ruby DD play. Let's see ha, lamang dito ang XA in terms of tao. Pero makukuha ngayon ni Kia BJ! Ultimate para dito kay James, final blow. Pero ito, Max will just flicker out. Pero sabi dito ni James, kaya naman mag-execute. 1-for-1 exchange, ito Max. Pero Kuya Wolf ha, jungler ang nawala sa NXP. Yep. Tapos nakuha pa ni Kia BJ yung 2-10. You can see, from Execration, yung kanilang dive potential from the side lanes. Naman, nagiging confident kasi sila kasi alam nila mayroon silang Rafaela. So imagine this, Renzo as well as Kendra, Khalid, Paquito, napakadaling pumesto sa may likuran. Tapos pwede silang i-heal at i-speed up ng isang Rafaela. And then you have the long-range assault coming out from Kel DJ, the Danger Granger. The Danger Granger. At saka tama ka, Wolf, no? Mabilis kasi malaland ng Eudora, yung lightning ball, kapag na-speed up siya eh. Kailangan lang niyan yung max distance eh. Oo. Good G na eh. Tapos pwede kanya niya i-burst eh. Mayroon kasing heroes na pang face check itong Execration, yung Paquito tsaka yung ating Khalid. Which means na magiging confident ka talaga. Normally kasi 'di ba sa tanks or sa supports mo hanapin 'yon. Pero kung ang supporting role casting mo ay S. Rafaela pati na rin Eudora, hindi naman pwedeng sila pumunta, 'di ba? Oo. Kaya nga naman din kinuha ng Execration itong Paquito as well as the Khalid. Pero ito magiging dilemma ngayon kay Bigang Wolf. Yes, may chance ang XA pero this is still a farce pala para sa side ng next play. Na uhulihin nila ngayon, Exord falling down. At nako, nagalit na si KLBJ. Ayun yung mga type ng Rhapsody. Ayan o, yan yung mga Granger na alam mong ano eh, confident sa mga bala niya eh.
Tigid, Sina, may, dahil may speed boost, ay talagang kaya nilang humabol. Ngayon, na-trap na si Ren JCH2O. Yeah, itutuloy nila. I was saying na still, maganda pa rin yung setup dito ng NXP. Final blow onto the feathered airstrike setup na meron yung Kufra. So, yung wombo combo nila dito, sure na sure. Ngayon, ang tanong, mahuhuli kaya nila kasi ang bilis ng lineup ng X. Ang pwede lang nila mahuli kagad, Eudora lang eh. Yeah. And for Execration, pwede nilang i-secure na ngayon yung turtle. Sobrang crucial ng first turtle na napunta sa Execration. Oh. To the point na confident na sila mag-take ng mga succeeding turtles. Here we go. May teamfight na nagaganap sa bandang gitna. The turtle will again go papunta dito kay Renny, ay kaya KLBJ. Wow! G2, still Execration. Again, with this lineup na Rafaela and Granger, level 8 na agad. Si KLBJ dito, meanwhile, H2O, level 6 pa yeah, lang. That's right. Nakita natin dun sa turtle fight na si KLBJ level 7 compared kay H2O, which means na retribution kung retrihan ang labanan. Alam natin lahat na mangyanan para sa Granger. Yeah. NXP, not too worried about this. Meron na silang dalawang Clock of Destiny dun sa Farsa, pati na rin sa Lunox, which means na nagsiset up sila dito para sa late game. Masasabi ko nga lang, nakakatakot to. Execration, we did say na maganda yung kanilang early to mid game yes. At maganda ang simula para sa kanila. Kailangan nila tapusin kagad to. Nako, napakagandang huli. The double K is here sa baba. But Exhort, lumipat na lang ng game muna. Oo. At kailangan niya na makawala. Gigive up na ng NXP itong tower nila sa baba. So open na ngayon yung bottom jungle ng NXP kay Bigang Wolf. Renjo going ham dito, 2-on-1. Pero ang lakas si Pacquiao, pare! Oh, left jab, right jab! Pero luge. 2-on-1 yun eh. 2-on-1. Oh. Nag-tag team. Trade-off in the mid lane. Maganda kung makapag-push ang X. And they get more than that. Oh. My goodness. Yun lang. Snap. Danger. Parang snap lang kaibigan Wolf ni kaibigan Thanos eh. Ang bilis dito ng rotation, ng Execration. Napatingin lang dito yung camera natin sa top lane and nandun na sa gitna si KLBJ at si Chakno. And remember, naka-flakers pala dito yung Exe. So talagang iwas setup sila dito. Oo. Kaibigan Wolf. Apat na flakers ang Retribution. And oo. Kung habulan ang labanan, kung takasan ay di ka mananalo sa Execration. At ayun na nga. Ooh! Oo, napakagandang setup mula kay Yawi dito. Feather Airstrike. Pero na-cancel dito ni Buhawi Jack. Meanwhile, Yawi and company taking down two heroes. Roger. Side of Exe. Eto Max nandito. Oh, ooh! Tumama dito yung stretching mula kay Yawi. But Eto Max, puno pa yung mana niya dito. Meron mo siyang lightning ball. Speaking of ball, naging ball ngayon dito si Yawi. Nag-howl ngayon dito si H2O. Kaya niya pa ngayon kumuha ng magandang pounce. Oh, jabini.com! E2 Max with a sidestep. Habang si James dito for sure, kaya nang patumbahin ng Eudora na yan. Habang si Narenjo napapalaban pa rin dito, Exhort ngayon. Napamali na lang ng step. Final blow para kay James dito. And ayun yung magiging exchange na patagal pa yung laban. Nice outplay mula kay E2 Max. I think that NXP already won that fight. Pero yung kanilang pag-stay doon, nakakuha yung kill kaya Yawi, pati na rin kay Exhort, yun yung masasabi mong mistake kasi they're prepping of their turtle. Imagine, kung NXP naging satisfied na sila dun sa initial fight na naipanalan nila, yung fight dun sa turtle, lalamang sana sila. But oh. That didn't happen because yeah. They were so, they're kind of greedy. Pero yeah. Makikita natin glimpses of hope of NXP. If H2O and James combines with Yawi, pag nakaganda ng setup sila, kaya-kaya nilang kumil. Yung the feathered airstrike kasama nung Kufra Ultimate, nakita natin yon. Pero actually, Wolf, kung ikaw ang NXP, hindi mo rin masasabi na pinilit nila yung laban kasi hinahabol sila ni E2 Max nun eh. Pulado si H2O, pulado din si Yawi, kaya napatagal din yung laban na yon. So pumabor pa nga, tama ka, Wolf, sa side ng X kasi nakuha nila yung turtle dito. Yeah. Very tricky coming out from NXP pero hindi pa ganun kalaki yung namang pag-cheat. Oh no, lightning ball in. Yun yung thunder shroud. Look at that. Kalahati yung damage ngayon. Yawi na mumula dito pero eto na ang danger Granger. That's one that's a Buhawi Jack. Nako, grabe. Tinamahan dito si Joe. Pero the setup was real. Renny J! Ang magiging bida dito with the brilliance in. Nice setup mula dito sa NXP na outplay ngayon ng Execration. Pumatakbo na sila pabalik. The Lunox combo, the burst down flicker into the ultimate. Nakita ninyo yung tamang combination ng light and darkness. Dealing so much damage coming out from NJ and the time was perfect. Gamit na rin yung flicker. Tapos syempre, sinabi na natin sa draft, kung may taga-damage, may taga-ubos, it's H2O yun. And now KLBJ,
getting caught. The power of the Kufra. Oh no, this is looking bad. Oh. Kung ikaw ang exe, pasok ngayon dito. Of course, sina H2O. H2O, galit na. Nako, kumagat na. Kakagat na. Killing spree. H2O, tumatak na ngayon. Habulin siya ngayon ni Kelra. Kelra, swinging, of course, the Desert Tornadoes. Meanwhile, nako, napalalim ata ang side ng NXP. Renny J, pasok sa kanya dito. Nako, Altab muna ata. Freestyle Lunox. Brilliance Altab, balik sa laro. And pasok. 9-11. Nice defense para dito sa side ng Execration. Oh, NXP, they did equalize already yung ating mapa. Kaso nga lang nangyayari, kahit nanalo dito yung NXP, the fact na nawala doon sa H2O kind of gives Execration a little bit of a license para kumuha ngayon ng Lord. Pero sabi ni Yawi, hindi kami babayag. Hindi kami papayag. May setup pa na gagawin si Yawi dito. Feather Airstrike para dito kay Exord. Meanwhile, si Rene J ang tina-attacking ngayon dito with the Brilliance. Pero makukuha na ngayon ng Execration yung Lord at umama pa ang 1-5 na critical dito sa mukha ni Exord. KLBJ shoot lahat ng 3 points. Oh, and coming out from Execration, ang ganda ng kanilang judgment, ng tamang decision, which is just to go to the Lord. Kasi alam nila, there is no jungler mula sa side ng NXP. Dahil H2O, nag-overcommit, napatay siya, giving enough time para sa Execration. Ngayon si Yawi, pati si Exord, parang gusto nilang gumawa ng play. However, with 4 people para sa Execration, lahat ng yun ay malakas mag-take ng objectives. Alam natin na isa lang ang magiging resulta, Execration securing that Lord. That Lord talaga. Alam ko nga, Wolf, may binago sa Lord dito kung hindi ako nagkakamali, di ba? Parang pinadali atang patumbahin, pero yes, pinahirap kapag nakaganitong form na. Exactly. Parang ang nangyari is, sa early stages, 9 minutes in, mas mahina yung Lord. Pero kung i-compare mo yung 12-minute Lord sa 12-minute Lord, ang 12-minute Lord ngayon, sa 12-minute Lord dati, mas malakas na yung sa ngayon. Mas malakas na nga sa ngayon. So, ang ganda yung nabanggit mo dito na yung objective taking potential dito ng Execration is, I think, better, lalo na kung mabilisan lang ang usapan. So, 10-11, tabla pa rin ang ating laban, pero ang daming nawala bigla sa NXP, ang daming overextensions na naganap. We all thought na yun na yung outplaying play mula dito kay Renny J na lumamang na sila, pero doon tayo nagkamali dahil nga nag-overextend doon sa bottom side to the point na nagamit po ng Execration para maging space nila dito sa 11 minutes ng laro. Speaking of space, ang daming nakuha bigla ng Execration out of that. Nakuha na sila ngayon ng 3 more turrets. Which means na 6 turrets down para sa NXP. Also means na wala ng outer turrets ng NXP. Oo. But naturally, ang vision at map control ng Execration ay mas maganda na. Para naman sa NXP, pwede pa naman sila mag-farm ng paisa-isa. Pero mas pinipili nila ngayon na mag-gap together kasi hindi nila alam kung nasa ng mga members ng Execration. At masasabi kong isa lang yung hero na pwedeng humiwalay sa kanila, which now is the Benedetta mula kay James. Yeah, kailangan na. Kung ikaw ang NXP dito, tama ba, Bull? Kailangan na nila dito yung split push technique. Kasi mukhang sama-sama puwersa ang gagawin dito ng side ng Execration. Yes. Both of the teams nag-aabang dito. Lamang sa position, ang exe, nasa bush sila. Chakno, face checking, pero flicker out para kay Chakno dito. Nako, bait lang ata yun. Mahuli ngayon si Keldra dito. Ball para dito kay Yawi. Renjo, papasok pa siya dito. Nako, pabansak kamao. Sumapak, mga kaibigan, pero may iwan Renny dito J. Si Renny J. Masyadong malalim dito, but KLBJ ang mawawala dito. Sabi ni Renny J, ako ang mas okay na J. Pero ngayon, nandito pa rin si H2, mapapalaban data dito ang side ng NXP. But Kelra, with the Desert Tornadoes, execute! No. Grabe si Kelra, pare, isama mo pa ngayon. Si Ito Max with the Lightning Thunders. Habang si Yawi, TikTok ka daw muna. Sabi ni Ito Max, James, tumatakbo na ngayon. James, takbo hanggat may lupa, James. Hinahabol siya ni Chakno. The Jack Mamba! Ako naman normal na Rafaela, pare! Normaline! Execration! Getting 4 kills! Sabi ni Jack, no, pwede bang normalan lang? Pwede bang normalan lang? But, na siya anti-doping nga sila doon. Manjin, you know the play coming out from NXP. In theory, tama yung idea nila. Parang gusto nilang gumawa na sarili-sarili plays. And if you're looking at Renny J, the right idea to jump into the jungler. Malaking damage output sana yun para sa NXP. Kaso nga lang, napakaraming mali doon sa makikita nating replay. Well, maganda naman yung mga start. But alam natin na pag nag-one after another na members ng NXP, pag hindi sila coordinated, doon sila mayayari. And eventually, yung mga insta-stuns coming out from both the Rafaela, pati na rin sa ating Eudora, nag-pave way para mahuli nila si H2O doon sa dulo. Tingnan mo naman yung stun na yan. Easy. Wow. The arrow. And this instant replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only $19.99. $13.999.
And with that, kaibigang Wolf, Execration now setting up para dito sa Lord Take NXP. Ito na ba pagbawi nila? James, inaabangan ngayon dito. Yawi, right now, sumiset up, umi-stretching. James, nasa likod, nasaan ng lightning ball. Oh no, James, mapapagamit ko siya dito ng final blow. Let's see, naku, napakasakit ng rat dito. Wala ng ultimate ang Eudora, pero si James ay pulado na ngayon. NXP, papasok si Yawi ngayon dito. Napakagandang suntok mula dito kay Renjo. Left jab, right jab, uppercut at Renny J with the brilliance in. Naku, si Ito Max pulado ngayon, pero napakasakit ng damage si Ito Max dito. James ngayon pulado, pero may sapak. Left jab talaga dito para kay Renjo. Ngayon, H2O pulado. Oh no! Forza is now down. Ang pambansang kamao, pare. Laban ko, laban mo, laban natin to. Si Napakman! Triple kill ni Renjo. Tikman mo ang kamao ni Renjo. Tikman mo ang kamao ni Renjo, pare. Hindi lang pang beer pong pang boxing din. And what Grabe! A clutch was clutch take of the Lord coming out from Kelra. Ang ganda ng spacing from NXP, kinapos lang talaga. James, masyado na siyang napoke, kaya naman naging awkward para sa kanya yung engagement. And you can see na si Renny J, ang ganda ng idea, pero kinulang ng burst kasi may heal na from the Rafaela. Totoo ka dyan, Wolf. At kung makikita mo yung nangyari doon, pinax out lang. Biruin mo, saan ka nakita ng boxing? May box out. Okay. Boxing yung laro ni Renjo dito eh. Sakto, box out. Oo, man. Tama nga naman. Habang si Yawi ngayon pulado, the Lord is now marching towards the mid lane. Ina-attake na yung base this time. Renny J pulado ngayon. Kelra with Desert Tornadoes. Still, Execration leading. And man, every player dito sa game na to talagang nagsistep up. Renjo making the plays and giving Execration the lead. Oh my goodness, yung spacing ginagamit dito ng Execration, yung dalawang side laners nila, Pakito on the front line to make it awkward for Yawi to jump by Yawi! Jump out dito para kay Yawi, pero pulado ka na si Yawi, pare, naging bola. Pero ngayon, mawala si KLBJ, the king is now down. Meanwhile, look at the base dun sa bandang gitna. H2O pulado ngayon. Sabi dito ni Kelra, ako naman, execute. Double kill para kay Kelra. Meanwhile, kailangan nila tumakbo. Renny J mag-aabol, pero lightning ball. Thunder Strat, meron ba? Winter Truncheon. Oh, pero knockout. 1, 2, 3, 4, knockout. Ding, ding, ding. Execration, ladies and gentlemen. Naku, eto na ba ang katapusan? NXP, kalahati na ang buhay ng base. Pero sabi ni Renjo, eto na, buboxing Renjo. Ko. Buboxing ko yung base. Binuboxing niya yung base, pare. Sigurado. Ay! Oh, no! And this is it. This is it, Pansit. Isa na lang. Sabi nga dito ni H2O, ako na lang ba? Sabi pala ni James, ako na lang ba? Meanwhile, here we go, wipe out. Mga kaibigan, so, sobrang intense. Nawala yung visual sa... Execration getting the victory. It's a knockout. It's a knockout, pare. And the winner. And the winner, the fighting pride of Cavite, Execration. This winning moment is brought to us by Master. Hindi sila na GG. Instead, they brought the clay game with Master. Sikreto ng mga guwapo. At ang tunay na guwapo ngayon. Si Kelra!